Ayan, may gagawin na naman tayo isang Redmi. Redmi A7, ang problem nito ay walang signal. So dito papakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa sa mga ganitong unit. So check muna natin. Ayan, may SIM card na smart. So check natin kung may signal. Ayan, no service ang lumalabas. So ito guys, alam na natin to kung ano yung mga sira na ganito. So common na common ang mga ganitong unit, lalo na pag mga Android, MI, Lenovo, Vivo, saka mga Oppo. Yan guys, halos isa lang ang mga ginagamit natin na WTR. So karaniwan sa mga low-end, ang madalas nasisira ay WTR. So kaya siya nagkakaroon ng no service. Kasi guys, yung mga ganitong piyesa ay sensitive ito sa pag nakababad ang data. Pag sobrang babad na babad yung data, ito yung bumibigay. Pero kung naka wifi ka, wala namang problema dahil hindi naman siya umiinit. So kadalasan ito ang nasisira pag babad na sa data, lalo pa ang nakadita tapos mahina ang signal. So umiinit yung WTR. So nangyayari, bigla siyang bumibigay. So naglo-lose contact na lahat. So hanggang pag mga ganitong ano guys, ganitong sakit, hindi na ito pwede nire-reheat. So ang gagawin nyo ay bumili kayo ng WTR na brand new. Kasi ako guys, hindi ako nagpapalit na mga ganitong hindi ako nag re-reheat pag mga ganitong sira. Automatic palit kaagad, kasi once na pinalitan mo ng bago, tatagal talaga siya ng taon, years pa ang tagal niya. Ang problema kasi sa reheat, mabubugbog lang yung motherboard. So kahit i-reheat mo rin siya, hindi rin gagana talaga. So mas maganda pag mga ganitong no service, automatic papalitan nyo na ng WTR. So ganun lang ang pinaka basic solution talaga. Automatic palit, huwag nyong ipa-reheat lang, kasi mayroong ibang technician, hindi nila kabisado na ganitong sakit. So ang discarded din sa mga technician na marunong, so automatic pinapalitan talaga siya. Kasi hindi siya advisable na iniinit. Kasi kahit initin mo pa ng ilang beses, hindi rin gagana. So sayang, minsan yung iba na bubugbog yung motherboard. Yun yung yun yung nagiging problema. So ito guys, yung takip niya, tatanggalin muna natin kasi nandito sa loob yung WTR. So hindi kaagad-agad natin makita gawa na ang silyado. Pero yung mga LCD connector at saka camera connector, so kailangan natin takpan ng tape na anti-heat para hindi siya masunog. So pinaka-importante talaga yan na tinatakpan. Kasi pa once na madaanan siya ng init, matamaan, nalulusaw kasi plastic lang siya eh. So yun yung pinaka-main error niya pag natamaan siya, automatic panibagong sira na naman. So yun yung nagiging problema. So ito guys, ang binakbak na natin yung takip niya. So dahan-dahan lang kayo magbakbak para walang madamay na ibang medyo mainit lang napapaso yung kamay ko. So yun guys, andyan na, natanggal na siya. So kita nyo, napakalinis, sobrang linis. So tayo palang gumagalaw. So kailangan bunutin na natin ito, hindi na pwede ito init-initin. Papalitan na natin ng bago para gumana agad. So yun yung mga ganitong discarte guys sa signal, na pag mga no service, madaling hanapin, madaling gawin kung saan siya nagmumula. Pag searching naman, always searching lang, alam na natin power amplifier. Pero pag pag no service, ganun ang lumalabas ay WTR. So ganun lang siya kadali. So basic na basic lang pag naghanap ng ganitong sakit. Di katulad sa no power, talagang hahaglapin mo. So sa no signal, maraming technician na hindi kabisado ang mga ganito. So kaya nahihirapan sila kung ano yung laging nagkakaroon ng problema. So kailangan aralin talaga, aralin para malaman ng husto. Kasi kung hindi mo aaralin, puro init-init ka lang, wala rin. So pinagbabasihan sa mga ganito guys,
Ito guys, branyo ang nilagay natin ha, para sigurado tayo. So as in branyo, galing pa sa frame. So yan. So pinagbabasehan dito guys, kailangan meron kayong diagram. So para mapag-aralan nyo kung ano yung mga main function ng mga signal, para madali nyo mahagip, madali nyo makita agad. So dun pa lang sa bar ng SIM card, makikita nyo na kung ano yung dapat papalitan. So dapat kabisado nyo yung mga layout, kabisado nyo yung mga main function ng mga IC, kung para saan siya, para mas madali nyo makita. Ganun lang siya kadali. So hindi pwede yung pachamba-chamba tayo. Hindi pwede yung ito yung problema, so init ka dito. So ito kabila naman ang problema, init ka doon. So hindi, pangit yun. So imbis yung unit na, yung isang piyesa na yun walang sira, makakaroon ng problema kasi nainit mo na naman siya. So yun yung magiging worst ng trabaho. So kailangan, once na gumalaw kayo ng isang motherboard, alam na alam dapat para kung ano yung dapat mong palitan, para hindi malalamog yung motherboard. So yun yung pinaka best technique sa mga baguhang technician. So ako kasi guys, ganun din ako dati, talagang inaaral ko, bumili ako ng diagram, aaralin ko muna araw-araw, yun lang hawak ko, computer, aaralin, hahanapin kung ano yung madalas na nasisira. So ganun lang, kasi pag hindi mo talaga inaral, talagang ano, walang upgrade, hindi ka magiging upgraded. Kailangan magiging malupit ka sa iba, magaling ka pa sa iba. Ganun ang technique doon guys. So yun yung may papayo ko sa mga kapwa ko technician. Dapat magaling kayo mag-aral, masipag kayo mag-aral. Yun ang pang-importante. Kasi pag hindi ka masipag, wala. Hindi ka magiging magaling. Yun yung ano. Ako, lagi kong inaaral yung sarili ko. Laging empty yung nasa utak ko. Kahit alam ko na ang nasa isip ko, hindi ko pa alam. Inaaral ko ng inaaral. Laging walang laman ang isip ko, para aralin ko lang siya ng aralin hanggang sa ma-perfect ko na. Ganon yung ginagawa ko. So, hindi ako nag-i-stay sa isang tabi lang na walang, hindi ako mahawak ng mga diagram. Kailangan binabasa ko lagi. So, para magkaroon man ako ng encounter ng mga sira, sandali ko lang siya nagagawa. So, yun guys, nilagay na natin yung SIM card. Ititest na natin ngayon para malaman natin kung gagana ba talaga yung signal. Kanina guys, no service. So, check natin ngayon kung may signal na siya. So, nilagay na natin yung SIM card niya na smart. So, check natin kung may signal. Ayan guys, punong-puno. So, lumabas na siya guys. So, ibig sabihin guys, effective yung mga ginagawa natin. So, basic na basic lang. Talagang sobrang ganda. So, guys, kung bago ka man sa channel ko, I hope may nagustuhan kayo at may natutunan kayo. Palike na lang at saka pa-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. So, yan guys. Salamat sa ulitin ulit. Thank you.